Ang ikapito at huling wika. Ama, sa kamay mo'y pinagtatagubilin ko ang aking espiritu. Ang ikapitong wika ay babasahin at bibigyang pagninilay ni seminarista Mico Gabriel C. Clemente. Magsitayo po tayong lahat. Labindalawa ng tanghali, nagdilim sa buong lupain hanggang sa ikatlo ng hapon. Nawala ng liwanag ang araw at ang tabi ng templo'y napunit sa gitna. Sumigaw ng malakas si Jesus, "Ama, sa mga kamay mo'y ipinagtagubilin ko ang aking espiritu." At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Magsiupo po tayong lahat. Ama, sa mga kamay mo'y pinagtagubilin ko ang aking espiritu. Isa sa mga pinakamagagandang salita na pwede natin pagnilayan ngayong Holy Week, ngayong Biyernes Santo. Si Jesus na nagsabi nito ay ang nagpapahiwatig na dapat tayo magkaroon ng tiwala sa Diyos. Ito ay hinahighlight. Ang hinahighlight nito ay ang matinding pananampalataya at pagtitiwala natin sa Diyos. Si Kristo na buong buhay niya nagtiwala kay God the Father sa kanyang Ama. Buong buhay niya sinabi niya, "Lord, Ama, ikaw na ang bahala sa akin." Buong buhay niya nagtiwala siya sa kanyang plano. At ayun siya, nakapako. Nakita natin siya namatay. Yun na lang ba ang patutunguhan natin kapag tayo nagtiwala sa Diyos? Alam natin ang susunod dyan, si Kristo'y nabuhay muli. Ito sa pagbibigay ng tiwala natin sa ating Diyos, nawa maging tulad din tayo ni Kristo. Si Kristo na namatay, na nagtiwala ng buong buo sa Diyos. Yan siya. At alam mo, pagkatapos sa tatlong araw, bumangon ulit siya, nagtagumpay. Buong buhay niya, ibinigay niya ang kanyang tiwala sa kanyang Ama. "Ama, sa mga kamay mo'y pinagtagubilin ko ang aking espiritu." Meron akong isang kilala, isang babaeng minamahal ko ng sobra. No? Siya ay isa sa mga taong nagsasabi ng ganito, "Lord, bahala ka na. Lord, bahala ka na." Yung babaeng yun ay ang lola ko. 2 years ago, grade 7, grade 8 ako, ang lola ko ay nag-diagnose ng cancer, breast cancer. Kami, nalungkot kami kasi lola ko yun. Ayokong mawala ang lola ko. Napakahalaga sa akin ang lola ko. Pero alam mo ang sabi ng lola ko. Sabi niya, "Si Lord na ang bahala." Nakangiti pa siya noon. "Si Lord na ang bahala sa akin. Sige, mag-therapy tayo. Let's have surgery. Si Lord na ang bahala sa akin." Dumaan ng isang taon, nag-chemo, inoperahan, at ang lola ko'y akala namin okay na. No? Nakalabas pa sila ng Mother's Day kasama ng lolo ko. Tapos two weeks after, medyo malabo na, pero nagsuka siya. Nahilo, sinugod siya sa ospital. At alam mo ang sabi niya sa amin dun sa ospital, "Si Lord na ang bahala." Sabi niya sa amin. Hayun pa yung sinabi ko sa kanya, "Lola, papasok ako sa seminaryo." Pinagmamalaki pa niya sa mga kaibigan niya. "Uy, papasok yung apo ko sa seminaryo." And tinitignan ko lola ko dun nakahiga, nangihina, pero nakangiti siya. Kasi nga, sabi niya, "Lord, ikaw na ang bahala." Na-discharge siya sa ospital. After nun, lumabas ulit sila ng lolo ko. Then, wala pang isang buwan na ospital ulit siya. ICU. Napunta sa comatose. Then, na-brain dead. After 2 days sa ICU, namatay ang lola ko. At that time, sa mga nakakilala sa akin, alam nilang hindi ako mabilis umiyak. Hindi ako mabilis sumagulgo o lumuha. Pero nung tinitigan kong lola ko sa ospital,
bigla na lang tumatagatak ang aking mga luha. Sinabi ko, Lord, bakit naman? Bakit naman? Papasok ako sa seminaryo eh. Sinunod ko na nga yung tawag mo. Sasagutin ko ang tawag mo. Pero bakit ganito? Kinuha mo pa ang isa sa mga pinakamahalagang tao sa akin. Pero dumating ulit yung salita ng lola ko, bumalik sa akin. Lord, ikaw na ang bahala. Lord, ikaw na ang bahala. Doon sa lola kong yun, never kong naramdaman na sinisi niya ang Diyos. Never kong naramdaman na nag-doubt siya sa Diyos. Malaki ang tiwala niya sa Diyos. Siya yung pinakahinahangaan ko. Sa kanyang burol, sinabi ko sa Diyos, Lord, sige na, di na kita ko questionin. Papasok ako ng seminaryo. Ikaw na ang bahala. Ikaw na ang bahala. Dumaan ang ilang taon sa seminaryo, no, na may ganun akong sugat. Sinasabi ko lagi, ang daming mga pagkakataon na sinabi ko sa Diyos, Lord, ikaw na ang bahala. Financially, hindi kami ganong kayaman. May mga dumadating lang na mabubuting loob. Lagi namin sinasabi, God will provide. Lord, ikaw na ang bahala. May mga pagkakataon sa aking recollection, nagdinilay ako, tutuloy ba o hindi? Lord, ikaw na ang bahala. Ikaw na ang bahala. Apat na taon ko yun. Apat na taon kong isa na puso yun na ipinabahala ko at pinaubaya ko sa Diyos ang aking sarili. Ipinagkatiwala ko sa Kanya ang aking kaluluwa, ang aking puso at ang aking future. Makita niyo ako ngayon, nadirito ngayon. At sa pagkakataon na ito, bago ako tumaas dito sa ambong to, sinabi ko muli, Lord, ikaw na ang bahala. Kasi alam kong si Lord lang ang magagaway sa akin dito. Alam kong si Lord lang ang magsasalita dito. Lord, ikaw na ang bahala. Doon sa story akong yun, meron akong mga na-realize. Marami tayong bagay na hindi natin kapit. Marami tayong bagay na hindi nawala tayong kapit. Sa ating kalusugan, kagaya nung na-share ni Tito, kalusugan, hindi natin kapit yun. Meron tayong pwedeng gawin para mapabuti, pero hindi natin kapit yun. Nasa Lord lang ang lahat. Natuto tayong magtiwala. Doon sa anim na salitang yon, alam nyo, lahat yon nilalaman tong ikapitong wika na to. Na Lord, ikaw na ang bahala. Mula sa mga anak na seminarista, mula sa mga pagpapatawad, sa pambubuli, sa pagiging uhaw, sa pagpasok sa seminaryo, lahat yon may nilaman na Lord, ikaw na ang bahala sa akin. Ikaw na ang bahalang mamuno sa aking puso. Ikaw na ang bahalang maggabay sa akin. Lagi ko sinasabi sa sarili ko, Lord, gagawin ko ang kaya kong gawin. Ikaw na ang bahala sa akin. Gagawin ko ang parte ko sa buhay ko. Gawin mo din sana ang parte mo. And alam nyo, hindi at hindi ako nagkamali sa pagtitiwala sa Diyos. Sana ganun din tayo. Sana ganun din tayo. Kasi sa pagkakaroon ng isang malalim na pananampalataya sa Diyos, hindi tayo makaranas ng sobrang bigat na pasakit. Marami sa atin, lalo na sa panahon ngayon, marami sa atin ang sinisisi ang ating mga sarili sa mga bagay na hindi naman natin kapit. May kapit tayo sa ating pag-aaral, pero kung anong plano sa atin ng Diyos, yun yun. May kapit tayo sa ating kalusugan, pero kung anong ibibigay sa atin ng Diyos, yun na yun. Ipagdadasal natin at ipagkakatiwala natin sa Diyos. Kasi kapag hindi tayo natututong magtiwala sa Diyos at hindi tayo natututong ipaubaya ang lahat ng ito sa Diyos, manghihina lamang tayo. Kasi itong mga pagsubok na ito, Diyos mismo nagbibigay, Diyos mismo nag-aalay upang ating harapin. Gawin natin ang parte natin at gagawin din ng Diyos ang Kanya. We should always rely on our God, who is omnipotent,
omnipresent, makapangyarihan. Itong Diyos na to na nakikita yung nakapako sa krus. Itong Kristo na to, siya yung pinaka nagtiwala sa Ama at siya nakakamit ng tagumpay. Harinawa, ngayong Biyernes Santo, mga kapatid, ating isapuso ang salitang ito na Ama, sa kamay mo ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. Patuloy tayo magtiwala. Patuloy tayo magkaroon ng pananampalataya. Kapag sa Diyos ka umaasa, walang magkakamali. Hindi ka magkakamali kapag sa Diyos ka umaasa. Ama, sa mga kamay mo ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu.